So ayun, nandito ulit tayo sa My Premium Bikes Baliwag para sa update natin. Meron tayong nakitang bago rito, bagong kulay ng XRM 125. So, umpisa na natin yung vlog para dito, para sa mga gustong kumuha na to. Papakita ko pa rin yan yung price tsaka yung specs para dito. And then, bike check natin kung abot ba natin itong motorcycle na to. So, umpisa na natin yung vlog para dito. Ayos na ayos siya. So yun nga, para dito sa kanyang headlight, dito sa kanyang design, macho eh. Gusto ko yung design dito, meron siya mga pa-sharp design, lalo na dito sa taas. Quality yung ating plastic, maganda yung plastic. Then sa kanyang headlight, meron tayong bulb type para dito. Meron tayong Honda na sticker, meron tayong flexible, hindi siya ganun ka-flexible, pero flexible pa rin yung ating signal light na halogen bulb yan. Then sa kanyang front fender na mahaba and flexible din yan. Tapos meron din tayo rito ang extension na mahaba rin yan. Ayan. So yung touch dito, pwede nyong tanggalin to. Medyo rough yung kanyang texture para dito. Kung ayaw nyo naman nito, pwede nyong tanggalin. May bolts naman siya rito. So, naka-telescopic fork tire dito, naka-mugs. And then, at yung size dito is 70-90x70. Tube type. Ayan, para dito, tube type pa rin yung kanyang tires. Pero pwede nyo i-tubeless na yan, kahit yung kanyang stock tires. Pwede nyo nang ipa-tubeless. So, maganda yung kanyang braking dito. Naka-disc brake tire dito at yung caliper neto is Nissin yung brand. So, naka-gold na rin yung kanyang kulay. Yan, air-cooled pa rin naman to, pero EFI na to, or PGM-FI. Nandito yung busina, and then sa part na to, is aggressive yung looks niya. Gusto ko yung kanyang decals, yung mga decals talaga yung mga binabago dito. So dito, meron tayong lining na kulay yellow, then parang meron tayo rito mga robotics na design, kulay gray. Dito rin, meron tayong highlighted na yellow, and then sa loob niya, XRM, na meron siya mga kulay gray. Dito rin sa side na to. And then, meron tayo rito ang 125. Pero sana dito, maglagay na rin sila ng emblem. Kahit yung XRM lang dito. Diba? XRM. Tapos, emblem siya. Okay? So, dito sa side, yung body design naman nito, maganda rin. Kulay gray nga pala to. And then, combination ng kulay black. Tapos, meron siyang lining na yellow. Kaya, angat yung kulay yellow niya. No? Meron tayong mga maliliit na details dito. Dito naman sa side, meron tayong PGM-FI na makikita, naka-emboss. Then dito sa ilalim, meron tayong parang skid plate or ito, ano to, plastic. Tsaka maganda siya. Matte finish. Yan. So, nakakatulong yan para at least support para dun sa ating makina. Yung kanyang makina, maganda rin yung design, maganda yung takip. Meron tayong kickstart dito. Maganda rin yung finish, wrap, and then matte. Put pegs niya is hindi siya napiflip. Yung ating rear brake pedal, smooth lang din, tsaka malapad. And dito naman sa side, yung pillion para sa ating OBR. Hindi naman siya ganun ka-stylish, pero maganda yung design, maganda yung quality, maganda yung finish dito. Medyo malikabok lang, kararating lang neto, no? Tapos dito naman sa side is matte finish to. Naka-swing arm din tayo rito, naka-dual shock tayo rito, pero hindi siya adjustable. And then meron tayong cover. Ito, parang metal eh, no? Metal yata to. Oo nga, metal nga siya. Yan. Meron tayong cover para sa exhaust. Naka-single exit tayo rito. And maganda rin yung mugs. No? Gusto ko yung mugs na ito. And then yung caliper niya, naka-kulay gold. Nissin pa yung kanyang brand. So naka-single disc brake din dito sa likod. And yung size nga pala dito is 80x90x17. So, tube type parehas, harap at likod. Pero pwede nyo na itong pa-tubeless kasi naka-mugs naman siya. So, sa grab bar, meron tayo rito ang simpleng-simple lang. Kasi madalas ginagawa to, nilalagyan nila to ng bracket, tapos top box. Kaya medyo dito hindi sila masyadong nag-e-effort para sa design.
mahaba yung ating nguso dito sa ating taillight. Ito ay bulb type pa rin naman. Signal light niya is bulb type. Meron tayong reflector, meron tayong Honda na sticker. And then mahaba din yung ating rear fender dito. So flexible din yan. Ayan, maganda yung plastic na ginagamit ni Honda eh. Hindi siya yung malutong eh. Ayan, so dito naman sa side, meron din tayo rito yung chain cover. Yung sprocket nga pala niya, medyo maliit. 38 yung size. Ayan, so dito sa side, meron din tayo rito yung dual head shifter. Yung kanyang foot pegs, di rin siya napiplip. Meron tayong side stand dito, pero wala siyang kill switch. Pero sana yung mga ganito, no? Yung mga upgrade lang. Additional features para dito, may kill switch na sana siya. No? Wala lang, gusto ko lang naman magkaroon ng kill switch yung mga ganito eh. Diba? Malay naman natin. Sa upuan, maganda yung leather, maganda yung kanyang foam, malambot. Sobrang lambot, tsaka makapal yung foam na ginamit dito. Lalo dito sa ating OBR, makapal yan. Ito yung ating compartment, ito yung itsura ng ating upuan. Kulay white naman yan. Meron tayong helmet hook. Side mirror niya ito. Hindi natin makikita yan kasi naka-box naman siya. Tapos yung ating battery. Ayan. So hindi ko sure kung naka-activate to. Try nga natin. Ay, hindi siya naka-activate kasi naka-on. Ayan. So yun naman. Meron siyang compartment. Malaki din siya oh. Kahit pa paano, may mapaglalagyan tayo rito. Tapos malinis lang yung design para dito sa kanyang tangke. Pero sana dito meron siyang goma. Yun lang naman yung reklamo ko dito lagi eh. Sana magkaroon siya ng goma para hindi nagagasgas yung ating paint dito. Sayang yung pintura kasi, di ba? Yun lang naman yung gusto kong i-improve doon. So, sa handlebar, naka-upright position tayo rito. Gusto ko yung finish niya. Gusto ko yung quality. Pati yung mga switches dito. Gusto ko yung plastic na ginamit dito. Dito rin sa side na to. Levers. Ganda rin yung design. Ito ay naka-semi-automatic, no? Wala tong clutch. Not sure kung merong nilabas na de-clutch para dito sa XRM. So, dito naman, meron tayo ritong electric starter. Naka-quick throttle na tayo rito. Kung gaano siya kababaw, ganyan lang po siya. So, pag rinab natin yan, yan na yun. Yan na yung pinaka-dulo niya, no? And dito naman, yung grip niya, talagang makapit, mataba. Masarap siyang hawakan. Meron tayong metal dito or yung kanyang bar end. Maganda rin. Pwede kayo maglagay ng bar end side mirror dito. So, dito sa side nung kanyang switches, ito yung high and low signal light. Yan. Busina. Tapos, meron tayong fully digital para dito sa kanyang panel. Meron tayong select. So, dito sa side, PGM FI or fuel injection. So, dito, pag naka-high beam, isang blink lang nung kanyang signal light, engine check, and then neutral. Tapos ito na yung pinaka speedometer niya. Di ko sure kung ano pa yung mga makikita natin dito. Tapos simpleng-simple lang yung ating ignition key. Simple lang din yung ating susi. Napakaliit lang na susi niya talaga. So sakyan naman natin, bike check natin kung abot ba natin itong motorcycle na to. So check na natin. So, ayan, side stand natin. Check natin kung abot natin siya. Para sa 5.2 na kagaya ko. Ayan, usad natin. Ganyan ang itsura niya kapag naka-side stand. Ayan, yan yung itsura niya. So, tingnan natin. No? Maganda yung pagkaka-side stand niya. Gusto ko yung side stand niya. Try natin sakyan. 5.2 yung ating height. Medyo malambot lang yung gulong dun sa harap. Tapos dito rin sa likod, hindi siya ganun ka nakabomba, no? Pero yan, medyo buha ka tayong konti, pero hindi tayo hirap. Hindi naman tayo masyadong tingkayad para dito sa motorcycle na to.
So maganda pa rin yung position natin dito, no? Ating riding position, naka-upright, hindi siya mukhang nakakangawit sa long ride, no? Ayan. So para sa turning radius, malawak din siya. Hindi ka mukhang mabibitin dito sa pag nagliko tayo, no? Ayan. Sa shock, gusto ko yung play ng shock na ito. Sa likod din, napakalambot, oh. Diba? Kita nyo na may lambot. Ganda rin ng play. Okay? So, Honda yan, eh. Basta pagdating sa Honda, is talagang pagdating sa shock, all goods. Tapos yung mga ginamit pa dito, diba? Nakanisin pa yung caliper niya. So, ayan. Para dun sa lahat ng mga gustong pumunta or gustong kumuha niya itong motorcycle na to, itong XRM 125 na FI. So, puntahan nyo na lang dito sa may Premium Bikes Baliwags para sa Baliwags, eh, no? Premium Bikes Baliwag para dun sa mga mag-i-inquire na itong motorcycle na to. So, ayos na ayos yan.